So ngayon po, ang makikita natin dito, mulching. So pakita nila, Justin, sundan mo nga sila. Pasyo, albo. Okay, ilang tao ang nagtatrabaho dito sa mulching? Yung mga grupo po na yan. Pa-review din po kasi lahat naman po sila sanay. Kaya lang hinahati-hati, dinistribute ko po. May nagpa-plastic mulch, merong nagtatanim, merong nag-aayos ng pang-clip. So lahat sila, alam nila yung gagawin. Opo, lahat tapos sila. Tapos ina-assign mo na lang saan sila mapupunta. Para mabilis po, nakadistribute, hindi lang sa isang ano. Oo. Benta yung mga tao. Ilan na tao mo? 30 plus na po yan. Kasama po po yung kasama na po yung sa area 2. Sa area 2. Opo. Magkano ang saldo mo yan? Ano po, ginawa ko po diyan. Pulsyentuhan, sir. Para mas sipagin po sila. Hati kami sa kita. Kasi kapag po yung araw, hindi mo makikita yung malasakit sa halaman. Oh, kasi bayad na siya. Opo. Kaya kailangan din po nila ano, bago rin ulit na ano yan? Na sistema? Hindi po. Yun po talaga proseso. Okay. Yan sistema po talaga sa paghalaman. Oh. Sa ano, Melon Pack 1. Okay. Kasi matagal na po nilang trabaho yan eh. Ganyan din po sistema sa kanila. Kasi hindi po sila papayag na ng arawan. Kasi na arawan. Malakikita ayaw sa na nila. Malakikita. Sa Pack 1? Opo. Sa watermelon. Melon daw melon. Po, sir. Eh, ma'am, yung 1 hektarya daw po, sir. Pagka tinamaan, yung 1 hektarya. Kulang ko lang daw po, ano, mga 1 milyon. Mga 1 hektarya. Totoo yan. 100,000. Totoo yan. Na hindi kikitain sa palay. Oo. Eh, palay nga, 15 mil lang. Pinakamataas na, 25 mil. Oo. Bilis sila, no? Justin, no? Human state, sir. Human stapler. Oh. Kaya sir, mabilis din po yung naging pangyayari. Mabilis din po kasi talaga sila kumilos. Mabilis din sila, no? Oo. Yung pag po binigyan ko sila ng due date, yung 4 days, nagiging 2 days. Tsaka pakikisama. Kailangan pakisamaan po talaga yung mga tao, number one. Araw ba ng bali ngayon? Araw ba ng bali ngayon? Tapos na. Na-notice ko, dito sa kanal, clip. Pero dito sa taas, lupa. Bakit? Sila po makakasagot sa'yo. Bakit ganun? Sinong sasagot nun? Para po tipid sa clip. Tipid sa clip? Eh bakit dito ang linagyan mo ng lupa, hindi dito? Kasi po, yung damo na yung tinambakan sa taas, buwanan ng damo yun pagka sumayod dun sa ano. Dito? Oo. Tama galing sumagot. Tama okay. Nga naman. James Bond. Aha. So ano po, ano, pag sa farmer, ano yung alam nila talaga yung practical. Oo po. Okay. Challenge nga tayo, ilang minuto yung isang anong? Ano, Justin, challenge nga tayo oh, mula doon sa ano pag paglagay niya ng ano ng oh, pag nahiwa niya ilang paglipat. Taon ka na nag Melon Pack 1. Anong taon ka nagsimula diyan? Hindi mo na alam, sir. Anong taon? Yung tanda mo?
15 pa lang ako, nagmimilon na ako. Ilan taon ka na ngayon? 21 po. 7. 7 years? 6. 6 years. Sino na pinakamatanda sa inyo? Nagtatanim. Ilan taon ka na? 22. 22 ka ngayon? Ilan taon ka nag-umpisa ka? 12. May sipon pa yata yun, sir. Child labor yun, ah. Ayan, so na-start mo, Justin? Okay, so tingnan natin ilang minuto bago niya matapos yung isang plastic mulching. So wala kang problema sa tao mo. Wala akong... Anong sekreto? Anong sekreto mo? Pakikisama po. Paano ka makisama? Kasi po, sa totoo lang, yung iba kasi, kung tatuwin yung tao, parang kasi binabayaran mo sila. Akala nung ibang mga amo, pati pagkatao, binabayaran mo rin. Hindi, trabaho lang pinabayaran mo sa tao. Paano paano pinapakita na hindi ganon ang trato mo sa kanila? Una, siyempre po, ibigay din. Kung ano yung binibigay mo sa... Kung ano po yung pangangailangan ng halaman, ibigay mo din pangangailangan ng tao. Yung nga, yung bale. Pagbale. Alagaan mo yung halaman. Alagaan mo yung tao po. Ayan. Ayan, malapit na. So, ilang minuto, Justin, so far? Ha? Kanino ka nga? One and a half minutes. Isang plot. Ang isang plot. Galing. Okay, lipat tayo. Okay, sana tayo. Kakain na ba tayo? Hindi, joke lang. Sarap po dito sir sa bukid. Mm. Dito, panatag ako. Panatag ka? Sa ibang bansa, sir. Hindi. Masaya ka. Yan ang importante. Sabi ko nga po, sir. Hindi pala nabibigay ng pera kaligayahan ng tao. Mm-mm. Totoo naman yan. Kung masaya ka, yung pasok ng pera, hindi mo nararamdaman. Hindi mo nararamdaman, ang dami mo na palang pera. Di ba? Oo po, sir. Yan, Justin. Pag hindi mo nararamdaman na ang dami mo ng pera, ibig sabihin masaya ka. Tsaka, hindi sir eh. Baliktad sir. Ano? Kasi... Sa abroad kasi, sir, may pera ka, pero hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Kaya nga sabi ko po, sir, hindi pala natutumbasan ng pera kaligayahan ng tao. Mm-mm. Kasi ang puso ko, sir, ang isip ko, andito sa farming. Mm-mm. Doon sa ibang bansa, sir, may pera nga, sir, pero kulang eh. Hindi mo gusto ginagawa mo. Opo, may kulang. Mabigat, no? Opo, sir. Mabigat kumilos. Mm-hmm. Kahit na may pera. Mm. Totoo po yun. Tsaka unfair din sa ano mo yun. Unfair sa employer mo na kumikita ka pero hindi mo binibigay yung best mo. Hindi po, kumbaga parang hindi ko gusto ginagawa ko, sir. Hindi kagaya dito, nag-uumpisa pa lang ako. Masaya ka? Masaya. Parang yung ginagawa ko, gusto ko po talaga. Oo. Tama po yun. Pag masaya ka talaga, hindi ka napapagod. Tsaka masaya po talaga. Pag... Kahit mahirap yung ginagawa mo, kung masaya ka, parang kayang-kaya mo talaga. Parang kami rin ni Justin yan. Pupunta kami dito, maarawan ka, mapuputikan ka. Dito po tayo, sir. Medyo matigas po yung lupa. Mag-hike ka na hindi mo inaasahan, bigla-bigla. Diba? Uuwi ka, mag-i-edit ka pa, mapupuyat ka, gigising ka na madaling araw, magko-coordinate ka, diba? Mag-upload ka. Ang daming trabaho. Pero ba't hindi ka napapagod? Kasi gusto mo yung ginagawa mo. Yan, di ba? Tsaka sa totoo lang, wala naman ho kasi akong alam ibang gawin, kundi mag-shoot at mag-edit. So, Dan, opo, sir. Ibig mong sabihin, mag-isa ka na dayo, lahat ng tao andyan, nadatnan mula dito? Yung nagdagdag pa po, sir. Kasi konti lang po sila dito nun. Si Robin po, pag sinabi ko po sa kanya yung target na taong kailangan ko. Kinabukasan po, andyan na. Pero taga dito ulit yon sa Pampanga? Opo. Lahat po yan, parang isang angkan po sila, sir. So mag-isa mo talaga? Ako lang po talaga yung taga Bulacan. Kasi yung family ko po, hindi pa rin po nakakapunta dito. Kayo, Baliwag? Malolos po, sir. Malolos. So umitim ka na dito? Naku, laki po ng initim ko po, sir.
So pala. Kasi sa Saudi puputi ka po talaga doon eh. Kasi naka ano ka? Iba po yung klima doon. Hindi ka po lang pagpapawisan. Mm. Pakain mo lahat yan. Daan. Opo. Yung isang sakong bigas, sir, dalawang araw lang. Dapat dito, sir, meron ako isang hektaryang palay. Nagtatanim ka ng palay, no? Pagpakain mo lang. Maganda, sir, pag may ma-harvest, bumili ka na lang ng palay. Pwede rin po, sir. Oo. Ikaw nang magpabigas. Para makatipid ka. Mas makakatipid ng ganun, sir, no? Opo. Sir, anong pangalan mo? Aldo Sir, Romualdo Balahadya. Aldo. Sir Aldo ay taga, anong pangalan ng kumpanya mo? Agway Chemical Corporation. Yan, Agway Chemical Corporation. Pagod kayo, Sir. Oo. May tubig tayo sa... Maliit pa lang, Sir, yung inikuta natin. Ayun pa, Sir, oh. Ayun pa. Mula doon sa dulo po, Sir. Diba tayo? Ano? Wala ba? So, yung nakita po natin ay wala pa sa 1/4. Basta kanina, ano? No. Opo, Sir. Wala pa sa 1/4. Pwede dyan po, Sir. Saan mo binibili itong mga ano, kawayan mo? Ano po, may pinakayo po kami na puno na ano. Hindi yung puno na mismo? Opo, pakyawan na. O, ubusin mo na yung puno na yan? Hindi. Yung kaya lang ano, yung kaya... Ubus po, sa totoo lang, nakakadalawang puno na po kami. Tapos ngayon may bago kaming binili, 3 puno. Kinalbo niyo na yan, ganun? Maubos po talaga, napakalaking gamit po talaga ng kawayan. Magkano naman isang puno? Nasa 5,000 po yung huli, no? 5,000 yung huling binili natin. Kay Ivan, 5,000 po. Pwede rin maganda ng negosyo rin pala yan, ano? Gamit na gamit po pala kasi yung kawayan sa pang-clip. Oo, ang dami, no? Sa pang-clip.
Pwede kayang ang negosyo mo, gagawa ka na ng clip at ibebenta mo na lang yung clip. Pwede ba yan? Kasi bawas labor ka rin doon. Walang nagbebenta po niya eh. Oo. Kasi kasama sa trabaho nila eh. Oo. Eh, dati nga nung araw, wala naman nagtitinda ng seedling. Uh-huh. O ngayon may bumibili na ng seedling. Uh-huh. O diba? Eh baka pwedeng mauso rin yan na gagawa ka na lang ng clip, bibili ka na lang din ng clip. So magde-demo po tayo, paano gumawa ng, anong tawag dyan? Fruit fly trap. Fruit fly trap. O, sige, pakita natin. At protector. Ah, okay. Yung pangalan ng fruit fly trap. Oo. Produkto nyo yan, sir? Apo. Napaka-effective, sir. Okay. Papakita lang ho nila paano bubuin. Madali lang naman po ilagay. Ganito lang. Tapos, ilalagay mo dyan. Ibubuhos mo dyan. Oy. Iyan yung pang-atlak po. Oo. Ayun. Tapos, ang bango ah. Yung ba yun? Opo. Yung parang natura. Candy? Opo. Yan po yung gusto siguro ng mga fruit fly. Kaya sila lumalapit dito. Okay. Yan na po. Isasabit na po yan. Yan na yan. Papasok na po. So, nakakamoy niya kahit nasa loob? Opo. Opo. Meron po tayo dito. Ito po, sample. Tingnan natin. Sa lahat ba ng ano yan? Ng vegetables po, at sa kalat ng prutas. Prutas. Yan. Sa mangga. Pati sa mangga, pwede po, yan. Ginagamit para hindi lapitin ng putakto yung bunga. Ah. So kakayanan niya si Kurikong. Ay, hindi naman po pang Kurikong, sir. Pantusok. Pantusok. Okay. So ito yan. Ayan po siya, may mga huli na rin. Asa na yung nahuli? May po sa loob. Kahapon lang po yan. Pwede natin makita? Opo, ayan po. Ato, so ito yung mga insekto. So paano mo malalaman kung ang tinatrap niya ay yung ano? Asan siya pumapasok? Dito? May butas po sa taas. Bali may kurib, may kasabihan. Bali yung mga babae pumapasok dyan, ang lalaki na iwan. Pero pag ginaharap na ng mga lalaki yung babae na nakatrap dyan, papasok na rin sila. Kaya lahat sila na ano, oo, natatrap na dyan. Kaya may forever sila. May forever? Opo. Okay, so i-aralan ho natin ha. Saan mo ilalagay itong mga klaseng trap na ganito? Saan dapat? Ngayon po, sa mga gilid ng mga kung saan may tanim. Sa mga punong kahoy. Sa mga punong kahoy. So kung namumunga na dito sa farm, pwede mong ilagay din dyan? Kahit hindi po, sa gilid lang siguro. Mga gilid-gilid lang. Hindi sa mismong ano. Hindi sa mismong melon. Para hindi na po lumapit. Para sana. Hindi po sila pasok. Para hindi na sila pumunta. Okay. So ilalagay mo dun sa tabi ng property na may mga puno para hindi sila pupunta sa taniman mo. So papasok sila dito, papupunta sila dito sa loob. Kasi nga habulin nila yung mabango na yung dinemo natin kanina, yung linagay natin na gamot. Yun ang hinahabol nila. So pag nandyan na sila sa loob, hindi na sila makakalabas. Opo, hindi na. So ano to, sir? Mapupuno mo to? Mapupuno po yan. Mapupuno to? Ilang araw to bago mapuno yan? Depende sa dami ng insekto. Yan, kahapon lang po yan. Oo. Dahil, no? Kahapon lang, dami na nahuli. Ano, sir? Lahat ng harmful lang ang tinatrap niya o lahat ng insekto? Yung mga fruit fly lang po. Fruit fly lang. Pero yung ibang isang, po kasi, lakaw, ayaw pong tumasok. Yan po kasi kalaban ng melon po. Yung fruit fly. Mm-hmm. May specific na fruit fly para sa melon? Wala po. Basta fruit fly? Wala po. So lahat ng fruit yon applicable? Hmm. Ayan. Gumagawa ho sila ng... yung clip. Opo. Yung clip ang ginagawa nila. Sige, Justin, ipakita mo yung strategy niya sa paggawa ng clip. Sige, direct off. Mag-hide ka naman kami. Ayan. So, ito yan, oh. Pasample, sir. Pahiram. Pakita natin, ha. So, ito. Tapos, iiwalay niya to later on. So, ito. Ayan.
So, ganyan na lang po paghiwalay nito. So, kasap mo. So, nakita niyo po kanina, yung naglagay sila ng ano, ng mulch, plastic mulch. Ito yung pinantutusok nila. Pinag-fix nila. Ayan. Yung unang step, puputulin yung kawayan. Okay? And then, pag pinutol yung kawayan, hahati-hatiin to, magiging ganito. Okay? Yung ganito, gagawin ganito. Lalagyan mo ng tulis, ano? Magiging ganyan siya. So, tulis sa magkabilaan, para nga naman pag tinusok mo, tusok ka agad. Galing? Okay. Bossing, ha? Thank you, ha? Sir, si Robin ang yung siya yung point person mo talaga dito. Yes, yung sinasabi mo na kaya mabilis yung development ng farm kasi dahil sa kanya. Yes po. Ayan, sige. So, pag-uusapan natin dito itong seedling. Pang para sa ilang ektarya ito? Itong seedling ngayon nandito. 2 hectares po 'yan. Pang 2 hectares 'to. Yep. Mula po sa pagulog ng buto, inaalagaan po 'yan hanggang sa lakasan mo. Lakas mo, huwag kang... Yan na po yung boses ko. Di mo nang magalit. Oo, oh, sige. Lakas mo. Ganyan lang talaga. Mo. Ngayon lang. Oo. Oh. Inaalagaan po yan hanggang sa bago itanim. Oh, 10 days. 10 days dito? Opo. Ano ang pag-aalaga sa loob ng 10 days? Unang-una po, yung pagdilig. Kasi pagdilig. 2 times, 3 times. Ating? Opo. Dilig. Kasi mainit. Kagaya nito, ilang araw na to ngayon? Ito po, nasa 7. 7 na to. 3 days na lang, transplant ka na. May experience ka na talaga sa pagsisidling bago pa? Meron na rin. Dahil matagal na din naman po namin trabaho to. Oo. Mahigit 10 years na siguro. Na ginagawa mo na talaga to. Shortcut yung dan, no? Yung makakuha ka ng tao na marunong na. Opo, number one. Kasi wala nang iisipin. Oo. Kumbaga, sa trabaho, alam na nila. Uh-oh. Dahil paulit-ulit na po nilang ginagawa eh. Oo. Iseset mo na lang yung gusto mong standard. Yung management po. Yung management, oo. Sa pagtatanim, pasample po tayo isang ano po. Ah, sige, sample pati tayo. Pati po yung pagbubutas. Ah, sige. Saan tayo? Kasi iba yung napapanood ko sa YouTube na ginagawa ng pagbubutas. Ah, sige. Makaluma rin yung may yung uling ganun. Pa. Ah. Yung pinapaikot pa na ano, may uling. Dito, napakabilis po. Ah, sige nga. Pagtag-ulan eh. Sige, tingnan natin. Ayan, may matututunan tayong bago ngayon. So, ayun, papakita naman natin ngayon yung papakita natin yung pagbutas ng mulch at actual transplanting ng seedling. Ito na lang yung natitirang 2 hectares na tatamnan nila. The rest nung 20 hectares nakatanim na lahat in just 30 days. Hindi 30 days from transplanting, ha? 30 days mula nung dumating si Sir dito sa lugar, na hinanap niya yung lugar, na in-arrange siya yung mga agreement kung rental man yan, or bili, or whatever, di ba? 30 days lang po yun. Amazing. Okay, so gagawin natin ngayon dito, magta-transplant. Pasample mo po muna tayo magbutas po. Sample muna. May kakaiba siya. Hindi yung na sistema sa YouTube. Oo. O game. Oh. Oh, ano man. Oh, ha? Kaya kalaming manager.
Ayan, eh, inabutan mo na yung sistema nila na yan. Opo, ganyan siya. Yun ang nasanayan po nila. Hindi, ka, hindi ikaw ang nag-introduce yan. Hindi po, tama naman. Napapanood ko kung i-introduce ko po yung napapanood ko sa YouTube, baka hindi uling po. Oo, tagal na, no? Hmm, iniikot pa po. Yan, inatuto kayo nga, bro. Mas mabilis po yan. Mabilis. Ah, tapos, Justin, susunod naman si Kuya, tanggalin naman niya yung, ano, yung plastic. Oh. Aba, eh, baka isang oras, tapos na yan. Ganun nga po kabilis. Kaya mabilis na naging proseso din po dito. Oo. Balik ka dito, Jazz. Pagdating nila dito, ano, alamin natin anong meron dyan sa, ano na yan, ba't nabubutas niya ng ganun lang. Ano yung magic meron dyan. Okay. At sir, pakita mo nga yung ano, yung ano mo, o anong meron dyan. Anong ginawa nyo dito? Gupitan lang po namin. Gupit lang? O, tapos binigyan ng talim. Linagyan mo ng talim. Ayan. Pangasa. Ah, okay. Hinahasa mo yung talim. Okay, hinahasa po nila yung talim. Literally, pinutol lang yung lata ng, lata to ng sardinas na malaki. Yung ligo. So, pinutol lang, may panghasa. Yun na yun. Hindi mo na kailangan magpainit ng baga. Tapos ilalagay mo, tapos ginaganong mo isa-isa, nakabagal-bagal. Oh, very efficient ito. May natutunan po tayo itong araw na to. Paano magbutas ng mulch na hindi ka na magbabaga-baga pa? Galing. Oh, next tayo, sir. Anong gagawin natin? Magtatanim po. Magtatanim na. Sample tayo. Ano naman ang gagawin mo sa tatanim? Ayan, so bubutasan niya yung lupa. Para po paglagyan na yun. Oo. So yung pagbubutas niya, nakita mo, linalagay lang niya sa isang sulok. Yung lupa, ayan o. Oh. Isang direction lang. Oo. Bakit ganun, sir? Anong purpose yan? Ano, yung mataba pag diniligan, hindi mauhulog sa may waterway niya. Ah, okay. Para may pwesto din po yung pataba na ididilig dyan. Mm-hmm. Pakita mo yung hasa. Yun. Ay, ang galing, may tunog. Oo, galing na. Galing na. Para saan? At para hindi masakit sa kamay. Mm. Ayos na. Pwede na naman pang ganun. So ilang butas ang nagagawa mo bago ka maghasa ulit? Balikan po. Balikan, hasa na naman. Okay. Sige, game. Ayong ano tayo? Ah, may pang butas siya. Opo. Justin, ano mo, habulin mo nga siya. So pwede niyang kamayin, pwede niyang butasan. Opo. Yung butas po na yun, sakto po dun sa lupa. No, ano. Sa lupa, sa... May kawayan. Mm. Eh, sa kamay po pwede rin naman dahil malambot po yung lupa. Yung lupa. So kung matigas yung lupa, ayun na talaga. Itutusok mo yung, ano, yung metal. O, sige, game. So nakita mo na, Justin. So dalawang way po, ha? Pag malambot yung lupa, pwede mong kamay mo na lang. Pag matigas, tutusok ka. Tagalagay ka lang ba? Tapos may taga-tanim. O sino yung susunod po? Doon na. Pwesto na. Sunod na. Ayan. Okay. So yung isa, hinuhulog lang po niya. Hinuhulog lang, kinukuha lang sa tray, ilalagay lang sa butas. Tapos may sumusunod, sila na ngayon yung mag-fix. Yung mabubod yan yung mga tarantahin. Okay. Okay na yung ano mo, Justin, yung naglalagay? Okay. Doon tayo sa ano, sa, ayan, kunan mo ng detalye yung nag-fix. So make it sure po na yung seedling nandun sa gitna ng butas. Ayan. So, Sir Dante, itong, Dan, ilang, ano, ilang oras to matatapos yung 2 hectares? Pagtatanim po, nako. Mm-hmm. Ilang oras ba, Robin?
Robin. Kalating araw po yan. Kalating araw. Mula doon sa pagbutas ng o pati yung paglagay ng mulch. Iba po yun sa tanim. Iba, lang. Tanim lang. Yung mula sa pagbutas hanggang paglagay ng seedling. Opo. Half day siya pwede. Half day. Yung 2 hectares ha? Opo. Half day. Ganun kabilis. Ganun kabilis. Very efficient. Sobrang importante na marunong ang tao. Sobrang importante. Okay, na nakita natin yung pamamaraan mo. Opo. Nakita natin yung paano ka mag-isip. Opo. Kakaiba ka mag-isip. At matapang si Dan kasi nag-research siya. Opo. Base sa research ni Dan, tatamaan niya yung mataas ang presyo. Opo. Oo. So, bukod doon, Dan, okay, ano ang masasabi mo na bagamat baguhan ka, pero sobrang talo mo yung ano, yung datihan pagdating doon sa pag-equip ng sarili mo sa kaalaman. Opo. Kailangan po talaga ang ano ko bago pumasok sa gantong negosyo kasi unang-una hindi po biro ang puhunan dito. Mm. Kaya kailangan baunin po talaga natin bago pumasok sa gantong negosyo. Mm-mm. Yung number one, yung kaalaman. Mm-mm. Proseso, management. Mm-mm. At higit sa lahat, yung kailangan lakas ng loob. Mm-mm. Marami na kaming pinagdaraanan na pagsubok. Mm-mm. Na mabibigat na suliranin. Pero lalong lumalakas po kami pagka nakakaranas kami ng mabibigat na pagsubok. Mm-mm. Yun din po, kaya yun din po ang dahilan kaya hindi po ako pinanghinaan dito. Kaya lalo akong lumakas kasi mm-mm. maintenance po dumadaan sa amin ang mga pagsubok sa buhay. Mm-mm. Doon po kami tumatapang. Mm-mm. Doon po kami natututo. Mm-mm. Hindi porket nadapa po, malulugmo ka na lang. Mm-mm. Dan, sabi mo, okay, nag-research ka. Opo. Madami kang pinanood na video. Opo. Marami kang binasa. Opo. Probably. Oo. At doon sa pagre-research mo, nabuo sa'yo, sa sarili mo, ano ang dapat gawin. Diba? Opo. Ngayon, nung nag-actual ka na, eto, for the last 30 days, ano ang nakita mo doon sa na-research mo na nagtugma dito sa actual, dito sa field? Actual, opo. Kasi may ganun eh. Opo. Meron yung malalaman ka opo. Dito sa actual na hindi mo nakita doon sa research. Opo. Or yung nasa research, medyo ideal, pero pagdating sa actual, medyo kailangan mo mag-adjust. May mga ganun ba? Totoo po yun. Mm. Pero sa totoo lang po, kapag alam mo yung ni-research mo, alam mo yung sa actual, maa-apply mo siya. Okay. Hindi ka po mga ngapa. Kagaya ng mga sakit, mm. kagaya po ng mga tao ko na nagtatanim mm. na 10 taon, 15 taon, 20 taon na po nagtatanim, mm-mm. doon ko po nalaman na kulang talaga sila sa research. Research. Mm-mm. Sila na rin po nagsabi kasi kapag pinagtugma-tugma namin yung karanasan nila, mm-mm. ako bilang aktual, uh-oh. Hindi magtutugma kasi yun lang po yung hanggang doon lang sila. Doon sa research, doon masasagot yung suliranin. Okay. Yung management. Yung kakulangan nila, bagamat expert sila sa pagtatanim, yung okay. kakulangan nila na na-research mo, in-apply niya. Yun po ang malaking bagay. Kapag pinagsama po yung actual, tsaka yung research, pag pinagsama po yun, mm-mm. magiging perfect. Magiging perfect. Oo. Ano naman yung mga, kasi ang example, nung na-research mo, na hindi nila alam ay kagaya ng pest management. Hindi nila alam yon. Opo. Base dun sa usapan natin opo. Kanina. Ano naman yung mga alam nila na hindi mo nakita nung nagre-research ka? Sa totoo lang po, sa ngayon, bilang aktual, nakikita ko na. Kasi ina-apply ko na po doon. Okay. Sa mga experience nila na mga pagkakamali nila, pag nakikita ko po, doon ko pinapasok yung research. Doon ko ina-apply. Oo. So yun yung, ano, yun yung... Okay, doon sa maling sistema, opo. Kinukorek mo. Opo. But definitely, merong tamang sistema rin sila.
Meron din naman po. Like ano yung mga yan naman? Eh, sa sistema po talaga nung pagdating sa labor naman, sa trabaho, mm-mm, tama naman po yung mga sistema nila. Diyan po sila kasi magaling talaga. Mm-mm. Pero ang pagkakamali po talaga sa pest and disease management, yun yung po yung pinakamahalaga. No. Yun po ang dahilan kaya bumabagsak yung maraming magsasaka at financier. Kaya po nung dumating po ako dito, nag-survey po ako sa area, nagsagawa ko ng isang araw na pagsisurvey sa mga dating pumasok sa gantong negosyo. Inalam mo bakit sila bumagsak? Yun po. Tapos dun pumasok sa akin na sinisisi nila yung panahon, sinisisi nila yung weather, sinisisi nila yung klima. Parang yun po yung nakasanayan ng magsasaka. Uh-oh. Sabi ko nga po, kapag kayong makalumang magsasaka, sisisiin yung panahon, yung weather, yun po yung makalumang magsasaka. Uh-oh. Pero yung pala dapat, ano dapat pala? Kulang pa po sa research. Kulang, oo. So, let's say for example, instead na sisihin mo yung panahon, alamin mo bakit ano ang mahirap sa panahon na yan. Ganun ba? Ang problema po kasi, may sakit po, nasisisi yung panahon na walang kasalanan. Na hindi po dahil sa panahon lang ang problema. Ibig sabihin, may sakit na po talaga yung halaman, nasisisi po yung panahon yung na panahon. Walang kasalanan. Na, inaano nila yung isisi sa panahon, pero actually, sa sakit. May sakit na po. May sakit. Uh-oh. Na hindi nila nagagamot. Opo. Hindi nila alam yung sakit. Hindi po nila alam yung sakit, kaya hindi nila alam gamutin. Hindi nila alam ano yung cause ng sakit. Opo. Hindi nila alam yung manifestation. Mm-hmm. May sakit na pala. At hindi nila alam paano gagamutin ng tama. Kagaya nga po ng pamamalako na sinasabi nila na madalas nyo pong nababanggit sa mga episode po ninyo. Oo. Laging naririnig ko, walang sakit. Ang pamamalako. Oo. Pero, based on my research po, hanggang sa aktual, na-apply ko na po, wala naman pong naman ako dito. Na yun ang naging sakit ng mga kinabagsak ng mga nauna po. Ano ang solution mo doon? Paano mo ginamot yon? Sekreto ba? Sila din po kasi yung tinanong ko kung ano yung manifestation ng pamamalako. Ano sabi nila? Ang pagtinanong ko sa kanila, sisisihin nga po yung panahon. Pero based on my research po, napanood ko rin po sa YouTube yung binubunot nila. Kasi yun lang daw po solution. Solution, bunot side. Tanggalin. Bunot side. Bunot side. Kasi nung pag-angat nila, nakikita ko po yung ugat, yung parang manipo na yun. Sakit po yun. Yung parang may tumutubo. May uod sa po ugat. Sa loob ng ugat. I see. May uod sa ugat. Mm-hmm. Yun yung reason. Yun po. So paano mo kinur yun? Para hindi mamarako? Ginamitan ko po ng yung insecticide sa lupa. Para sa lupa? Para sa lupa. Kasi andyan po yan. Kasi lahat po kakalat po yan. Mm-mm. Hanggang sa una makakakita po kayo ng 1%, 5%, 10%. Hanggang sa bigla ng 50%, 100%. Wala nang magagawa. Wala nang magagawa. Okay. So, yung mga technical aspect doon sa cultural management, yun ang re-research ni Dan at in-apply dito sa farm. Tapos yung mga practical naman na gawain, kagaya nung pinakita nila na paano magbutas na napakabilis at paano magtanim ng mabilis, yun naman yung mga skills na meron yung mga farmer. So pag pinagsama mo 'yon, magiging successful po. Successful yung farm. So ilang araw pa ang bibilangin natin bago ka unang mag-harvest? 1 month from now. Babalik ko tayo dito 1 month from now. Aabangan natin, titingnan natin yung harvest. Titingnan natin gaano magiging kaganda yung harvest kasi yun yung resulta ngayon ng lahat ng hirap ni Dan. Yun po yung part 2 natin. Yun yung part 2 natin. Magpa-part 2 ho tayo. Babalik ko tayo dito. Opo. Oo. So, ano ang ano mo, Dan, message mo sa mga, si Dan ay millennial farmer to. Kasi 27 years old. 27 ka na? 28 po siya. 28. Nagdagdag lang siya ng 1 year. Millennial pa rin. 28 years old. Napakatapang. No? Ano ang masasabi mo sa ibang farmers na nanonood sa atin?
lalo na po sa mga kabataan. Mm. Kasi sa totoo lang po, ang statistics na magsasaka ngayon, sa panahon po ngayon, ang age po nila, 50 to 60 to 70. Mm-mm. Parang wala, kukunti na lang po yung percentage ng 40 pababa. Mm-mm. Paano na po tayo? Aasa na lang po ba tayo sa import? Mm-mm. Pagdating ng panahon. Mm-mm. Kasi dahil wala nang mga bagong henerasyon na magsasaka. Mm-mm. Kaya po ako bilang nurse, na kahit malayo sa profession ko, ang pagiging farmer. Mm-mm. Dahil sa naging yung lolo ko po, magulang ko, magsasaka, anak ng magsasaka, ang puso ko po talaga nasa pagsasaka. Mm-mm. Kahit na failure sila. Opo. Kaya yung kaligayahan ko po talaga nasa farming. Mm-mm. Bilang OFW na ng ibang bansa po, hindi po ang masasabi ko lang, hindi po pala mababayaran ng pera ang kaligayahan ng tao. Mm-mm. Na kahit na OFW ka po, pero may kulang. Mm-mm. Mm-mm. May kulang. Kumbaga, bilang puso ko po eh magsasaka, hinahanap ko po yung pagsasaka. Mm-mm. Kaya hindi rin po ako nagtagal. Oo. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi po ako habang buhay mangingibang bansa. Mm-mm. Napakasarap yung tatanda ka, maninirahan ka sa sarili mo pong bansa. Mm-mm. Dito ko rin po na ano, na ang pera nasa lupa. Mm-mm. Ayan. Wala sa ibang bansa. Oo. Si Dan po ay ano, subscriber, follower ng agribusiness. At sabi nga niya ay na-inspire siya doon sa kwento ni Ma'am Jackie doon po sa Aklan. Yung na-feature ho natin na from mahirap na pinapalaya sa tinitirahan niya ay nagsikap siya at umaman siya sa pakuan at nabili niya yung lupa kung saan siya pinapalayas dati. Yun, na-inspire si Dan doon at doon siya doon nag-start, nag-decide na talagang i-pursue yung ano, yung farming. Kaya ang ano, suggestion ko rin kay Dan, kung masusundan niya yung ginawa nila Ma'am Jackie, ang talagang sekreto kasi doon, Dan, opo, kinumpleto niya yung cycle. No, nagtanim siya, siya ang nagbebenta, opo, siya ang nagfi-finance ng sarili niya. So, pinerfect niya yung finance, pinerfect nila yung finance siya, si Madam Jackie yun. Yung cultural management, si Sir, yung asawa niya. Opo. At yung marketing, si Jan, yung anak nila. So, kinumpleto talaga nila yung cycle. So, kung si Dan, dahil napakalaki yung farm niya at balak mo pang mag-expand, no? Opo. Oo. So, dapat kumpletuhin mo rin yung cycle. Kung makakagawa ka ng way na meron kang sariling bagsakan na doon ikaw mismo ang nagdadala doon at ikaw ang nagbebenta doon, mas maganda. Ayan, ini-invite ko si Dan puntahan doon sa bagsakan doon sa bypass sa Plaridel. Ayan. Makikita po kami sir doon. Hindi po nagtatapos dito. Kung magkakaroon, may explore yung ano, yung marketing side, mas maganda. Kulang po ako sa marketing eh. Oo. Yun, we're hoping for the best, Dan. Mag-succeed. Dahil hindi biro-biro po yung ano, yung lakas ng loob na binuhos ni Dan dito sa farm niya. Sa mga ano po, subscriber po natin sa agribusiness, may bagong feature po ang YouTube, yung tinatawag nila na YouTube Thanks. Yun po ay under beta pa lang. Ibig sabihin, tinetest pa lang ni YouTube at hindi lahat ng creator ay may binigyan ng ganung klaseng feature. At sa agribusiness po ay in-inform tayo mismo ng YouTube na tayo ay qualified doon sa feature na yun. Yung feature na yun ay sa lahat ng nanonood ng mga ano, na pwede silang pindutin yung button na thanks. Tapos yun, may ano yun, may lalabas ng mga amount. 50 pesos, 100 pesos. Parang sa US po. 250, 1,000 pesos, yan. Lalabas yun. Parang pag pinindot mo yan, parang nag-donate ka. Opo. Parang nag-donate ka sa agribusiness. So yung mga, ano po, yung mga
Siguro naman hindi nyo mamasamain kung suportahan nyo kami doon kasi kung marami naman na kayong natutunan sa agribusiness kasi kami naman po ay hindi na naniningil o humihingi sa ating mga finifisher. So kung yung mga nanonood at natututo ay kung masusuportahan nyo kami dito sa feature na to, eh mas marami ho kaming magagawang videos lalo. Ayan, na babalik din sa community natin. Ayan, sana suportahan niyo po yung ano yung agribusiness sa paggamit ng YouTube Thanks. Nandun lang po sa ano sa video at sa bottom ng video, may mga buttons po doon. Titingnan niyo, makikita niyo yung YouTube Thanks. Yun, yun lang po. Dan, thank you so much. Opo, sir. Ayan. Ako po ay ano na natutuwa kay Dan kasi minessage niya tayo na sinabi niya na na-inspire siya dun sa mga videos natin sa agribusiness. So parang ito po ay testimony na meron talagang nanonood na in-apply yung advocacy natin na magturo ng sa kaya lang natin, na maliit na kaya natin na magturo tayo sa agriculture by featuring several farmers. Eh, sabi ni Dan, nag-benefit siya doon at na-encourage talaga siya na i-pursue yung dream niya na mag-farming. Kasi maraming tumatawag sa amin na talagang farmers na, na gusto nilang ma-feature. Pero yung marinig ko na na-inspire talaga siya at ginawa niya para i-pursue yung dream. Natutuwa ako, ikaw yung kauna-unahan na ganun yung kwento na nagsabi. Kaya nung tumawag si Dan, umuha agad ako. Diba? Ayan. Nakakatuwa po. Nakakatuwa na malaman na may ganung kwento. May excitement din po nung pagdating niyo kasi sabi ko dati pinapanood ko lang po kayo. Mm-hmm. Sa OFW ngayon makikita ko na po kayo personal. Ayan. Ayan, sige. Thank you. Babalik po kami after a month. Iaabangan natin yung kailan harvest ito? Anong date? October 5, pero yung kadamihan, yung talagang madami. October 5. Oh, sa mga ganung ano, mga ganung eksakto no, 1 month from now no. Kabilis yeah. Kahit hindi rin ako makapaniwala, eh ganun pala kabilis to. Sana matanggihan mo talaga yung kataasan ng presyo. Sana nga po. Tsaka wala pong nagtataroon ng gantong season talaga. Eh, Bellman's na po nun, malakas na yung mga prutas na. Hanggang December ka na nag-harvest yan. Opo, dire-diretso na po yan. Dire-diretso ko na, hindi ka. Hindi na po ako tuloy-tuloy na yung planting. Kay Ma'am Jackie. Oo, natuloy-tuloy na tuloy-tuloy. Siya. Tuloy-tuloy. Kasi may kasunod pa po ito, magdadagdag pa po kami dito. Nakausap na po namin yung mga katabi po namin dyan. Kukunin namin. Pang-expand namin pagka ano. Galing. Alright. Thank you.